with a smile, with that look in your eyes, saying that everything's gonna be alright. Oh, get up, begin the day with a prayer to God, for He will lead your way every day. A beautiful morning po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming viewers. Welcome po muli sa isa na namang inspiring, masaya na episode po, yes, ng programang Your Light Forever. Beautiful morning po, Kaleo. Beautiful morning sa inyong lahat. Morning din po, Bernadette. Alam namin, kanina pa, tinitingnan nyo na yung listahan ng mga i-greet po ninyo. Inaabangan po nila yan. Batiin nyo na po. Apo. Well, first, syempre po, a beautiful morning po, Kaleo. A beautiful morning po to you, Caron. And a beautiful morning to our dearest viewers. Uumpisahan ko na po ang pagbate. Oh, mahaba listahan mo. Oh, sige po. Maikli na po ito. Don't worry po. A beautiful morning po and happy viewing to sis, to Miss Jem and Ara. Also, a beautiful morning po and happy viewing to Miss Elsie Escarmosa from Italy. Hello po sa inyo. Also po, a beautiful morning. Happy viewing po to Gleesy. Happy viewing daw po. From Hong Kong naman po siya. Hello po sa inyo. And also, sabi po niya, happy viewing and happy watching to everyone. From Shoreline, this is Miss Lorna Unciano. Happy, happy viewing po sa inyo. And also, may nagpapabati po. Hello po to, eto, Miss Ruth Maghirang, happy viewing po sa inyo. Talaga yung mga nanonood po sa atin, sa iba't ibang panig po talaga ng daigilin. Yes. Kaleo, baka meron po kayong gustong pati. Inabati po namin ang Iglesia ni Cristo School for Ministers. Mula po sa pangasiwaan ng paaralan, mga tagapagturo, staff, at sa lahat po ng mga mag-aaral, happy viewing po mga kapatid. At sa lahat po ng nanonood ng programang ito ngayong umaga, maligayang panonood po sa inyo. Alam niyo po, di po ba ka Leo, ka Bernadette, na marami po ang nangangarap na magkaroon po ng magandang career, mm-hmm, magtagumpay po sa kanilang propesyon, o kaya yung mga magulang po sa kanilang negosyo, o kaya yung mga magulang magtagumpay, maging successful, yung kanila pong, yes, mga anak. Pero meron pong dapat na ipagpauna muna, mm-hmm, para yun ay magkaroon po ng katuparan. At mga kaibigan, yan po ang aming tatalakayin sa episode po na ito ng Your Light Forever. Pero bago po ang lahat, ay panoorin po muna natin ito. Thank you.
Marami ang nag-aaral ng mabuti upang magkaroon ng maayos at matatag na trabaho. Nais nilang makasiguro na maganda ang kanilang kinabukasan. Ang paghahanap buhay ay isang malaking bahagi ng pamumuhay sa mundo. Dito ginagamit ang malaking bahagi ng oras at pagsisikap ng marami sa araw-araw. Ang pangunahing dahilan kaya naghahanap buhay ay upang matustusan ang mga pangangailangan tulad ng pagkain, pananamit at tirahan. Ang iba ay personal at profesional na pag-unlad ang motibasyon sa paghahanap buhay at ito ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Subalit, dahil ang buhay sa mundo ay patuloy na humihirap at sumasama, hindi nakaiiwas ang iba sa financial stress kapag hindi na sumasapat ang kinikita. Ang iba ay naikukumpara ang sarili sa ibang taong nakaaangat. Nakikita nila ang tagumpay ng kapwa sa taglay nilang kayamanan at ari-arian. Dahil dito, ang iba'y nakapag-iisip ng masama. Sa kagustuhang gumaan ng pamumuhay, inuubos ng marami ang kanilang oras sa paghahanap buhay at napababayaan na ang kanilang kalusugan, humihina ang pangangatawan, nagkakasakit at nahuhulog pa sa pagkabalisa at depression. Kapag ang atensyon at pagsisikap ng tao ay nakabuhos na lamang sa paghahangad ng mga makalupang bagay, nahuhulog na siya sa materialismo. Nawawala ng tunay na direksyon ang pamumuhay at saysay ng araw-araw na paggawa. Nawawala rin ang moralidad, kaya sumasama at nahuhulog sa mga maling desisyon at paggawa. Marami po akong nakitang nag-iba ang ugali at pamumuhay dahil sa pagiging materialistic. Naging masama at nalulong sila sa masasamang bisyo. Nawala po ang contentment at unti-unti po nawala ang kasiyahan sa kanila. Ang mga lingkod ng Diyos naman ay patuloy na nabubuhay na matiwasay at payapang naghahanap buhay dahil patuloy ang pagtanggap nila ng aral ng Diyos at gabay espiritual. Patuloy po na naihahatid ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo sa panahon ng mga pagsamba. Nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil patuloy ang pagmamalasakit ng pamamahala sa amin at sa buong iglesia. Nauunawaan po namin ang marapat na paraan ng paghahanap buhay. Ang dapat ipagpauna ay ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At hindi ang material na bagay sa mundo ito. Hindi po kami mawawala ng pag-asa at hindi maliligaw sa lindas na dapat natin tahakin dahil sumasampalataya po kami na ang mga biyaya at pagpapala ay ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya pangako po namin na patuloy kami mamumuhay ng tapat sa pagsunod sa Kanya. Nauunawaan natin na ang mga material na bagay sa mundo ito ay hindi natin madadala sa libingan. Sa pamamagitan ng matataimtim na pananalangin, ay nakakamit ng mga lingkod ng Diyos ang tunay na kapayapaan kahit hindi nabubuti pa ang mundo ito. Kaya huwag kayong mabalisa sa anumang paraan tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain at pananamit. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyong mga ito at ipagkakaloob niyang mga ito sa inyo kung siya ang gagawin ninyong una sa inyong buhay at mamumuhay ng ayon sa kanyang kagustuhan. Hello po! Welcome back! You're still watching Your Light Forever. Mga kaibigan, nakalulungkot po na nagahari ang materialismo sa marami pong mga tao. Ang labis po na pagpapahalaga sa mga bagay na panlupa o para lamang sa buhay na ito. Ang ilan nga po sa mga dahilan ay yung kakulangan po ng marapat na pagtuturo o spiritual upbringing sa mga anak. Ang isa pang problema po ay baka yung magulang ay materialistic din. Pag ganun po mga kaibigan, ay hindi po mapapabuti ang mga anak. Observation po, kasama po kasi sa mga causes or problema po ay ang social at media environment. Kung maraming taong materialistic po ang nakakasalamuhan nila at nakabilad po sila sa internet content na nangi-impluwensya po sa tao na
nagpapahalaga ng labi sa mga bagay na panlupa. Tama po. Opo, gaya po ng kayamanan at kapangyarihan. Totoo po yun. At mga kaibigan, ito po yung mga taong by all means ay makamit nilang mga yan kahit sa masasamang paraan. Gaya po ng pandaraya, yung panlalamang, yung pagnanakaw, pandarambong, at yung pagiging gahaman. Opo, at ang iba nga po ay masyado nakafocus sa katanyagan or fame. Mm. At ang iba pa ay sa mga bagay na pansariling pakinabang. Mm. May mga ilan naman po na nanghahawak naman po sa pinag-aralan nila na para sa buhay na ito. Totoo po yan. May mga hindi naman naniniwala na meron pong Diyos. Gayong napakarami naman pong katunayan na talagang merong Diyos. Meron din naman pong naniniwala na may Diyos. At ang totoo nga po, nakikita natin, active po sila dun sa kanilang mga relihiyon. Mm-hmm. Kaya lang po ay hindi tunay yung relihiyon na kinabibilangan nila. At hindi yun yung ipinakikilala po ng Biblia. Mga kaibigan po namin, ang mga relihiyon po ng sanlibutan ay nakafocus din po sa pansariling pakinabang. At ang tama po, kapatid na Ron, kapatid na Bernadette at mga kaibigan, at ideal kung tawagin nga ay tanggapin yung payo at aral ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ito sana ang ipagpauna ng tao. At ito rin yung pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Opo. Kalayo, according po sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro po ng mga apostol, ano po ba yung kasamaan ng pagiging materialistiko? Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa 1 Corinto 15 at 19, ganito po ang ating mababasa. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Dito po mga kaibigan ay ipinakikita ni Apostol Pablo na kung ang pag-asa lang ng tao ay nakaukol sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, ibig sabihin ay sa mga bagay na material, yung taong yon ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pansinin po natin mga kaibigan, hindi lang basta sinabing kawawa, kundi pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit po ba tinawag na pinakakawawa sa lahat ng tao? Ganito naman ang pagtuturo at pahayag, paliwanag ni Apostol Pablo. Dito po sa 1 Corinto, sa 15:32 hanggang 33. And what value was there in fighting wild beasts, those men of Ephesus? If it was only for what I gained in this life down here, if we will never live again after we die, then we might as well go and have ourselves a good time. Let us eat, drink, and be merry. What's the difference? For tomorrow we die, and that ends everything. Don't be fooled by those who say such things. Dito po, mga kaibigan, na ipinakikita ni Apostol Pablo na maaari na sanang magpakasaya na lang ang taong hindi bubuhaying maguli ang mga patay. Pero ang totoo, hindi po ganun. Bubuhaying maguli ang mga patay. Okay. Kaya yung mga tao na ang paniniwala ay yung kamatayan ng tao ay that is already the end of everything. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, don't be fooled by those who say such things. Hindi tayo dapat maniwala, hindi tayo dapat na magpadaya sa ganong uri ng mga tao. At ang dahilan pa niyan, mga kaibigan, pagkatapos ng kamatayan ng tao, mayroon pong paghuhukom. Gaya po ng ating mababasa, dito po sa Ebreo, sa 9 at 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya mga kaibigan, hindi talaga yung kamatayan na pagkalagot ng hininga ng tao, yun na ang kawakasan at katapusan ng lahat ng bagay. Pinatutunayan ng Biblia, kapatid na Bernadette, kapatid na Ron at mga kaibigan, na pagkatapos ng kamatayan ng tao, ay meron pong paghuhukom. Kung paanong itinakda ng Diyos yung kamatayan, itinakda rin niya ang paghuhukom. Kaya mangyayari rin po yun. Kaleo, paano po huhukuman ang tao kung patay na? Mga kaibigan, bubuhayin pong maguli ng Panginoon Diyos ang tao. At ito po ang katunayan. Dito po sa Juan, sa 5:28 hanggang 29, ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang lahat ng nanga sa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Mga kaibigan, darating po ang panahon sa oras at araw na itinakda ng Panginoon Diyos na bubuhaying mag-uli
ang mga tao. At dalawa, ang pagkabuhay na mag-uli ng tao na itinuturo ng Biblia. Merong pagkabuhay na mag-uli para sa paghatol at merong pagkabuhay na mag-uli para sa buhay na walang hanggan. Mga ginigiliw po naming viewers, gusto lamang po naming ipapansin sa inyo, may babangon po o bubuhaying mag-uli para sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, sana po ay makasama tayo rito at hindi po doon sa paghatol o parusang walang hanggan. Mga kaibigan, bago po kami magpatuloy, panoorin po muna natin ito. The value of friendship can never be overstated. Happiness and security derived from true friendship also manifest in healthy living. Friendship, apart from the love and companionship one gets within one's family, from other loved ones, colleagues, or selected acquaintances, is also a common theme in movies, novels, poems, and songs. Great messages about love and friendship stay with us. Whom do you consider as true friends? Those who empathize and stay with you when all else has left. Those without whom you feel incomplete. And true friendship does not fade with the years gone by. Some friends are more loyal than siblings. Who is an untrue friend? The one who befriends you because of the gifts you give or favors you do, betrays your trust, sets a trap for you, lets you down, forgets, detests, and turns against you when you are down, whose friendship does not last. Since human friendships are fragile and not without flaws, we must carefully choose those whom we will trust and rely on as our friends. There is someone whom we should fully trust because his love never fails, never grows cold, and can never be equaled. He is the Almighty God, the loving Father, the truly best friend one can have. His compassion never wanes, and His faithfulness never changes. Think about it, having the Almighty God, maker of heaven and earth, as your friend. God Himself has said, "I will not fail you or desert you." And so we can say with confidence, "With the Lord to help me, I fear nothing." The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace. Is it possible to be a friend of God? In ancient times, the relationship between God and Abram shows the possibility of God's befriending the forebearer of the nation of Israel. Abram came from the ancient city of Ur, and God had called Abram to serve him. He obeyed God unconditionally. When called by him to leave his homeland and his relatives, he obeyed, not knowing where he was going. He worshiped God always. He was loyal to God. He made tedious and dangerous journeys in foreign and uncharted lands just to obey God. He had an unwavering faith, coupled with and proven by his works. When God commanded Abram to offer to him as a burnt sacrifice his only son Isaac, he again obeyed unconditionally. Abram would have offered his beloved son in this manner had not an angel stopped him from doing it, and God called him his friend. Being undeniably the best friend Abram ever had, God fulfilled his promises to him. He provided for him and his wife when they were in dire need. When there was famine in the land, he blessed them abundantly. But most importantly, he and his faithful descendants breathed their last with hope in the promised heavenly country, or the holy city prepared by God for the faithful. Another biblical figure who became intimately familiar with the friendship of God was David of Israel. God said that he has found David a man after his own heart. He will do everything God wants him to do. David, who was a fugitive because of severe persecution by a king, firmly placed his complete trust and hope in God. David grieved bitterly, yet he did not lose hope. He approached God through fervent prayers, and God helped and raised him. Eventually,
This once lowly shepherd was willed by him to replace Saul, the very king who wronged him. There are other people, even today, who experience God's love and nearness and become his friends. Let us also remember that the good relationship between two friends is a two-way street. Love must be reciprocated with love. Selfishness has no place in true friendships. Even in our relationship with God, it's evil to be receivers of good things from God without reciprocating Him with things that glorify Him. God reasonably demands of us loyalty, fidelity, trust, holy fear, and genuine love. The righteous call to the Lord, and He listens. He rescues them from all their troubles. The Lord is near to those who are discouraged. He saves those who have lost all hope. The good man suffers many troubles, but the Lord saves him from them all. The Lord preserves him completely. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming mga viewers. Kumusta na po kayo? Narito po kami ngayon sa lokal ng Paco, distrito po ng Maynila. Samahan po ninyo kami upang dalawin at kumusahin ang sambahayan ng kapatid na Roger Bravo. Araw po sa inyo, Ka Roger. Magandang araw po, Ka Frank. Kumusta po kayo? Ayos lang po. Salamat po sa paglalaw po sa amin. Pasok po kayo. Ka Roger at Ka Chris, ngayon po, nabanggit po ng Ka-Art sa amin na kayo raw po ay nakaranas na masunugan dito sa inyong bahay. Opo. Tama po ba? Opo. Ano po nangyari po nun? Taong 2022, September. Nagsimula po ang sunog sa likod ng aming bahay. And then, ayun po, nadamay po yung aming ilang bahagi sa aming bahay. Oo po. So, naubos lahat ng damit. Nataon po at samba, na... pantupan, lahat po. Nataon po na wala po kami dito. Ang naiwan lamang po dito sa bahay ay yung aming mga magulang. Nanay at tatay lang po. Kaya, dali-dali po. Tumako po kami dito para tulungan po. Tumulong agad sa amin doon yung katiwala ng purok. Oo po. Magandang bagay din po na meron kaming mga kapatid na malapit po dito na ayun po, dali ang pumunta po agad nung nalaman nilang nasusunog yung aming lugar, eh dali-dali po sila nagpuntahan dito para tumulong po sa amin. Inilabas nila yung nanay ko, tapos hindi nila pinapakita na nasusunog na yung bahay. Bali, kasi baka ma-stress. Senior citizens na pareho, high blood na. So, huwag nyo noong tingnan na nasusunog yung bahay nyo, binitbit na ho yung pwedeng bitbitin, yung tangke ng mga ano pinagtatanggal. Puro mga kapatid po yung tumulong sa amin. Mabuti marami hong kapatid na malapit dito na makakatulong po sa inyo. Opo. Sa kabila po nung nangyari sa amin na nasunugan po kami, isa sa mga nagpalakas ng aming loob ay yung nakatanggap kami ng tulong mula sa pamamahala. Opo. Na talagang napakalaking inspirasyon para sa amin po at nagpalakas ng aming pananampalataya dahil naramdaman namin yung pag-ibig ng namamahala sa amin. Opo. Lahat po ng mga tulong, pati mga lokal, naramdaman po namin. So, dun po na naisip namin na sa lahat ng mga pangyayari ito, maraming tutulong na kapatid, higit sa lahat, ang Diyos, hindi papayag na, hindi tayo damayan o gumamit ng mga kasangkapan. Tama po. Para makabawi po. Hindi lang po yun, dagdag ko pa po. After po namin masunugan, sunod-sunod pa po ang mga damaan sa aming buhay. Nandyan po yung nagkasakit po, nagtaglay po ako ng karamdaman. Ah, yan po. Opo. Opo. Tapos humina po yung aming hanap buhay.
Kaya hindi nawawala sa amin na after yung mga nangyari sa amin, eh, patuloy kami yung nagpapanata para tulungan kami sa mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Tamang-tama po yung inyong tugon o reaksyon dun sa mga pagsubok na inyong hinarap. Dahil yun din po ang mababasa natin na nakasulat dito sa Apokalipsis 3:10. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Tayo po bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lagi tayong tumatanggap ng pagtuturo mula po sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkasangkapan niya sa pamamahala para patuloy tayong paalalahanan ng marapat nating gawin sa pagharap natin sa mga pagsubok sa pagtataguyod ng araw-araw nating pamumuhay kahit pa mga hulugan na kailangan tayong magtiis, magsakripisyo, at sa kabila ng mga pagtitiis at sakripisyo, hindi po natin tinatalikuran ang ating mga pananagutan sa Kanya. Patuloy natin tinutupad ang utos niya. Kaya ang Panginoong Diyos, tinutupad din po niya ang pangako niya sa atin na bilang Kanyang mga hinirang, hindi niya tayo pinababayaan. Iniingatan niya tayo, inililigtas niya tayo. Tinutulungan po niya tayo na makatawid, malagpasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Salamat po sa inyo, Ka Christy, Ka Roger. Ano po? Thank you, Dick. Okay. Salamat, salamat po sa pagdalo sa amin. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mananalangin po tayo. Tumayo po kayo. Welcome back po. You're still watching Your Light Forever. Kaleo, paano pa po ipinakita ng Biblia ang kasamaan ng pagiging materialistic at walang pagpapahalaga sa mga bagay po na ukol sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang pahayag po ni Apostol Pablo dito po sa Filipos sa 3:19-21. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nilang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Dito po, mga kaibigan, ay binanggit ni Apostol Pablo na kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Eh, sino po ba yung mga taong ganun? Opo. Na ang dinidiyos ay yung hilig ng kanilang katawan? Ang sabi po, at ang pinag-uukulan ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa makatwid, sila po yung mga tao na materialistic. Mm-hmm. Opo, ang mga pinag-uukulan lang ng pagpapahalaga ay yung mga bagay na panlupa. Mm-hmm. Hindi naman po masama eh, opo, na mag-ukol tayo ng panahon, opo, para sa mga bagay, opo, ukol sa buhay na ito, mm-hmm, sapagkat narito pa tayo sa daigdig. Pero, opo, ang masama po, mga kaibigan, ay yung ubusin na natin ang buo nating panahon, mm-hmm, sa mga bagay na panlupa. Opo. Nahuhulog po doon sa binabanggit sa Biblia na ang dinidiyos ay ang hilig ng kanilang katawan. Kaya sa halip po na ang pag-ukulan lang ng pansin ay yung mga bagay na panlupa, ang dapat pag-ukulan ng higit o lalong higit na pagpapahalaga ng tao, opo, ay yung mga bagay na panglangit. Opo. Kaya nga, yung ganong mga tao, mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ang langit ang tunay nilang bayan. Hmm. Doon sila makararating pagdating ng dakilang araw o sa pagdating ng araw po ng paghuhukom. Ang mamanahin nila ay ang buhay na walang hanggan. Napakapalad po ng mga taong yan, ano po? Tama po. Eh, hindi nga po kayang ibigay ang langit o bayang banal, kaligtasan sa paghuhukom at katawang panlangit na manwalhati ng mga bagay po na dito lamang sa panlupa. Mga kaibigan po namin, kaya nga po dyan ay ipinakikita na higit at mamalaging pakinabang ang maibibigay ng pagpapahalaga sa mga bagay po na espiritual o sa mga bagay na
ukol po sa ating Panginoon Diyos. At sa marami na po nating pagtalakay, hindi lamang po sa programang ito, kundi maging sa iba't ibang mga programa po ng Iglesia ni Cristo, yan po ang pagsamba, ang paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos, ang pagsunod po sa Kanyang mga aral, at ang pagbibigay po ng kasiyahan sa Kanya. Iyan po ang dapat na maging focus po ng ating buhay. At inspiring po ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa mga taong ipinagpauna Siya. Kaya po muli ay nag-aanyaya po tayo na sana po ay patuloy pang magsuri po ang ating po mga viewers. Kaya po mga mahal po naming viewers, we're inviting you po to watch our different TV programs. Katulad po ng Ang Iglesia ni Cristo, Pasugo at Gabay sa Mabuting Asal. At sana po ay hanapin din ang ating mga taga-subaybay ang tunay po na relihiyon o ang tunay na iglesia, at huwag po kayong pahahadlang sa mga pagsusumakit para po sa buhay na ito. At tungkol pa rin po mga kaibigan sa mga hindi magagawa o hindi maibibigay ng mga bagay na panlupa, ay babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Sepanyas, sa 1:18. Hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto. Sa araw na iyon ng puot ni Yahweh, matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot ang buong sanlibutan, sapagkat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa. Dito po, mga kaibigan, ay sinasabi at pinatutunayan ng Biblia na hindi dahil sa mayaman ng tao o inubos na niya ang kanyang buong buhay at panahon sa mga bagay na material. Opo. Ay ibig sabihin, ay maliligtas na siya sa araw ng puot ng Panginoon Diyos, sa araw ng paghuhukom. Sapagkat pinatutunayan po ng Biblia, mga kaibigan, na hindi maililigtas ang tao ng kanyang ginto, ng kanyang salapi, o ng mga bagay na material sa kapahamakang darating sa araw po ng paghuhukom. Sapagkat hindi lamang yung tao ang matutupok sa pamamagitan ng apoy sa araw ng paghuhukom, maging yung ginto, yung salapi, yung mga bagay na material na pinag-ukulan ng buong pansin at panahon ng mga tao sa lupa. Be well and have a life filled with gladness. Are you happy and content? Fulfilled? Healthy? Some reminders may help you live a life filled with joy, energy, and enthusiasm. Keep your home clean, organized, safe, and secure. You should have favorite colors, styles, and textures in your living environment. Relax with wonderful family and friends to have fun. It alleviates tension. Establish meaningful daily habits. Exercise and keep your blood pressure level normal. Call or message cheerful, sincere, and true friends. Get adequate sleep, ideally 7 to 8 hours per night. Avoid large meals before going to bed. Also, rest during your downtime. Access safe drinking water, healthy food, and clean air. Then relax by spending sufficient time in natural and green areas. Appreciate life and nature's beauty. Enjoy magnificent sunrises, sunsets, dazzling stars, a full moon, city lights, and scenic views. Take a deep breath. Celebrate your achievements with your loved ones. Remain humble. Develop and nurture good relationships with others. Socially connect with good people. Maintain open lines of communication with your good friends, family, colleagues, and other significant persons. Help and support others. It contributes to your happiness. Find a wholesome place where you feel most at ease and pleased, and return there as needed. Maintain your calm. Christians pray fervently in times of grief and pain. What will gladden, empower, and fortify you all the more? Walk with the Almighty God. It is when the Lord God is with you because you continue doing His will, always trusting Him, being obedient, and living a righteous life.
darkness and pain. You give me strength to fight over and over again. I am blessed, I am chosen to be. Sana po ay malinaw sa atin pong mga viewers, mga kaibigan, na ang tunay po na mapalad at successful ay ang mga di po materialistic. Opo. Kundi ang mga ligtas po pagdating ng araw po ng paghukom. At maging dito pa lamang po sa buhay na ito, sila man po ay itinuturo ng banal na kasulatan na tunay na mapapalad. Opo, and that explains po pala kung bakit po laging buhay ang kanilang pag-asa, laging inspired at matatag anuman po ang mangyari. To build on this point pa po, Kaleo, paano po ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo ang kahalagahan po na ipagpauna ang Panginoong Diyos? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang pahayag ng Panginoong Hesukristo dito po sa Mateo, sa 6:33. Subalit higit kaysa ano pamang bagay, ipagpauna ninyo ang gawain ng Diyos at gawin kung ano ang nais niya. Sa gayon, ang iba pang mga bagay ay mapapasa inyo rin. Mga kaibigan, itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na dapat na
ang ipagpauna ng tao ay yung mga gawain na para sa Panginoon Diyos. Gawin kung ano po ang nais niya. Sa makatwid, mga kaibigan, dapat para sa tao, ang una ay ang ating Panginoon Diyos. At kapag ka ganito po ang ginawa ng tao, ipinagpauna niya ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos o sa mga bagay na espiritual, yung mga iba pang mga pangangailangan natin para sa buhay na ito ay idaragdag o ipagkakaloob ng Panginoon Diyos. Katulad po ng kakainin, iinumin, daramtin, o mga kailangan po sa buhay na ito. At yan ay mababasa po natin sa mga talatang 31 hanggang 32. Tama po kayo, kapatid na Leo, at mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Talaga po na sa buhay na ito, yung ating mga kailangan ay ipagkakaloob po ng ating Panginoon Diyos. Ang mahalaga ay ipagpauna po natin yung mga bagay na may kinalaman sa paglilingkod po sa Kanya. Ang masama po pala ay baliktarin, di po ba? Ang ipagpauna ay ang mga bagay na dito po sa lupa at hindi po ang sa Panginoong Diyos. Talagang masamang baliktarin at hindi dapat talaga baliktarin. Opo. Kasi yung mga bagay sa buhay na ito, idaragdag na lang. Opo. Wala namang dagdag na nauna. Talagang ang pangunahin, mga kaibigan, ay yung para sa ating Panginoong Diyos at yung mga pangangailangan po natin sa buhay na ito. Ipagkakaloob po ng ating Panginoong Diyos kung uunahin po natin siya at ang pagsunod sa kanyang mga kalooban. At mga kaibigan, kung sakaling ang tao po ay abutin man ng kamatayan sa daigdig na ito, pagdating po ng araw ng paghuhukom, kung kabilang po siya sa mga maliligtas, pagkat sinunod niya ang mga utos ng ating Panginoon Diyos, kaanib po siya sa tunay na iglesia o sa iglesia ni Kristo, ay bubuhayin po siyang mag-uli para pagkalooban po ng buhay na walang hanggan at makapanirahan sa bayang banal pagdating ng dakilang araw na iyon po ang tahanan ng mga taong maliligtas. Napakasarap pong isipin na yan ay kamti ng lahat po ng tao. Ano po? Mga kaibigan, yan po ang pinakamatatag. Hindi po aabuti ng hirap, hindi aabuti ng lungkot, ng sakit at kamatayan doon po sa bayang banal. Dahil ipinagpauna po niya ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang priority ay ang paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos at hindi po naging materialistiko o materialistic. Hindi po umasa o nanghawak sa mga bagay na panlupa lamang. Hindi po inubos ang kanyang panahon at buhay, yung kanyang lakas, sa pansariling pakinabang lamang sa buhay po na ito, kundi umasa siya sa atin pong Panginoon Diyos at sumunod siya sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan po namin, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Nawa po ay nakatulong po sa inyo ang episode na ito. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, damang-dama po namin ang pag-ibig mo sa bawat isa po sa amin. Amen. Ginagamit mo po na kasangkapan ng programang ito. Opo. Para ihayag po sa amin ang iyong mga banal na salita. Amen. Mga kalooban mong nagbibigay inspirasyon po sa amin. Opo. Mga salita mong nagpapalakas ng aming loob. Amen. Nagpapatibay po ng aming pananampalataya. Opo. At pangako naman ng bawat isa po sa amin. Opo. Ito po ang aming susundin. Opo. Palibhasa hangad naming ang laging ipagpauna ang iyo pong mga banal na kalooban. Amen. Hangad po naming bigyan ka lagi ng kaluwalhatian. Opo. Purihin po ang napakabanal mong pangalan. Amen. Patuloy mo pong ingatan ang iyong mga hinirang. Opo. Maging ang lahat ng amin pong mga taga-subaybay. Opo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, amin pong tagapagligtas. Amen.